10 taong gulang ako noon, normal na hapon ng Sabado. Dahil na din sa walang klase sa eskwela, kasama ang aking mga pinsan at ilang kalaro, naisipan namin na maglaro ng mataya-taya sa aming paboritong laruan, ang Bermudahan. Tinawag itong Bermudahan dahil ito ay isang malawak na taniman ng Bermuda grass na palilibutan ito ng ilang puno at matataas na talahib na puno ng tawanan at hagikikan ang Bermudahan sa aming paglalaro. Dahil na din sa paniniwalang mas mabilis tumakbo kapag hinubad ang tsinelas, hindi sinasadyang naiwala ng aking pinsan ang isang pares ng kanyang tsinelas sa malagong parte ng Bermudahan. Sa pagiging kampante na naroon lamang ito ay isinantabi namin ang paghahanap upang maglaro muli. Nang kami ay pagod na, humiga kami sa luntiang damuhan at sabay tumitig sa bughaw na kalangitan. Nidi na namin namalayan na malapit ng dumilim. Agad kaming tumayo at nang bandaling lisanin ang Bermudahan nang biglang maalala ng aking pinsan na nawawala ang isa niyang tsinelas. Padilim na nga noon kaya naisipan namin humiram ng flashlight sa aming lola na ang bahay ay di kalayuan sa Bermudahan. Isang flashlight na kalahating dangkal ang laki na sapat lamang para mailawan ang aming dadaanan. Sa kabang baka, mapagalitan ng aking tito, buong tapang namin tinungo ang Bermudahan at matyagang itinutok ang ilaw ng aming munting flashlight sa aming daanan. Umiihip noon ang malamig na hangin at tanging huni lamang ng kuliglig at ilang palaka ang aming naririnig. Habang pilit inaaninag ang paligid, umaasang makita namin ang aming pakay. Hindi sinasadyang nahagip ng aming mata ang isang nilalang. Ni hindi namin maipaliwanag kung ano ang aming nakita na tila kami ay napako sa aming kinatatayuan. Isang mabalahibong nilalang na tila ba aso, ngunit nasa katawan ng tao. Pero dahil ito ay nakatayo na gaya natin, tumatakbo ito ngunit paatras, salungat sa aming direksyon. Nakalingon ito sa amin habang nakangiti at mabilis na naglaho sa makapal na talahiban at matataas na puno. Imbis na kilabot at takot ang aming maramdaman, bagkus pagtataka at pagkamangha dahil sa di maproseso ng utak, mabilis namin nilisan ang Bermudahan upang ipagpabukas na lamang ang paghahanap. Sinabi namin sa aming lola ang aming nakita at kami ay kanyang pinagalitan dahil gabi na raw at kung saan-saan pa kami nagpunta. Hanggang ngayon, kapag nakikita kami ng pinsan, di namin maiwasang sariwain ang sandaling yun na sa edad namin na 21 ay nagbibigay sa amin ng hilakbot na tila ba isang buhay na imahe na nagdudulot ng bangungot sa aming isipan. Dito po nagtatapos ang ating maikling kwento. Salamat po. Hello mga kamaharlikan. Sa ating story ngayon na ating binasa, ito naman ay lesson learned na lang po sa atin, lalo na sa mga kabataan, lalo na pag nasa province po tayo, pag sumapit na po yung takipsilim, dapat nasa loob ng bahay na po. Kasi madami talagang mga nilalang, lalo na pag nasa province po. Madami kasi talagang mga nilalang po na nag-e-exist po doon na possible na magpapakita po sa inyo. Mabuti na lang yung nangyari sa kanila dahil nagpakita lang, hindi naman sila sinaktan. Pero mas nakakatakot kung ang nagpakita sa atin, katulad na lang yung mga aswang, yung mga masasamang elemento talaga na nananakit. Pero blessed pa rin talaga sila dahil yung nagpakita sa kanila ay hanggang sa pagpaparamdam lang. So yun lang po at maraming salamat po mga kamaharlikan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana patuloy pa rin po ang inyong pagsusuporta sa ating YouTube channel.
God bless po sa ating lahat. Stay safe po. Salamat po sa pakikinig.